Maligayang pagbabalik sa Oper Recap. Muli, salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming beses sa paglipas ng mga taon, ang mga kakaibang bagay ay natagpuan sa China sa iba't ibang mga paghuhukay, mula sa mga buto na hindi pag-aari ng sinumang kilalang nilalang, kahit na mga dinosaur, hanggang sa 1,000 taong gulang na mga katawan na buo pa rin ang balat at laman. Isa sa mga siyentipikong kasangkot ay si Professor Yang, na noong 1978 ay pinasinayaan ang kampo na tinatawag na 749 sa Kunlun Mountains. Isang espesyal na pangkat na nakatuon sa partikular na paghahanap ng sikreto sa likod ng lahat ng mahiwagang pagtuklas na ito. Taong 1979 na ngayon, at si Ho Bayi ay isa sa maraming sundalong nagsusumikap sa paghuhukay. Mahirap ang trabaho kaya madalas siyang bumagsak dahil sa sobrang pagod. Ngunit ang anak ng professor na si Yang Ping ay laging nandyan upang suportahan siya at tulungan siyang mabawi ang kanyang lakas. Nang makilala siya ni Ho Bayi sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay matagal na niya itong kilala. May maganda silang samahan kaya nagseselos ang kaibigan niyang si Kang Sun. Matapos makuha ng grupo ang isa pang higanteng bungo mula sa isang hindi kilalang hayop, nagsimulang lumindol ang kuweba at bigla itong sumabog na dahilan ng pagguho ng kanilang buong kampo. Ang mga sundalo, na pinamumunuan ng opisyal na si Han Jiuyang, ay inihanda ang kanilang mga sandata para lumaban, ngunit ang tanging lumabas mula sa kuweba ay si Professor Yang at ilang manggagawa. Ang insidenteng ito ay hindi isang kumpletong pagkawala gayunpaman, isang daanan ang nabuksan sa loob ng bundok, kaya magpapadala sila ng isang espesyal na koponan upang sumama kay Professor Yang at mag-imbestiga. Agad na nagboluntaryo si Yang Pin na tulungan ang kanyang ama, at iyon ang dahilan kung bakit si Ho Bayi ay nagboluntaryo rin, na siya namang dahilan upang sumama rin si Kang Sun. Ang koponan ay pumasok sa kuweba at sinusundan ang natuklasang daan hanggang sa makarating sila sa isang malaking bangin, kung saan sila ay nagpatuloy sa pagbaba habang napapansin ang isang parang paru-paro na lumilipad sa kanilang paligid. Sa kalaunan ay nakarating sila sa isang nagyeyelong lugar na may isa pang bangin sa gitna, kaya pumanaog rin sila sa isang ito hanggang sa makakita sila ng isang hindi pa nagalugad na kuweba na puno ng kakaibang mga fossil. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-iikot, nakakita sila ng isang labasa na palabas sa isang kumpletong kabaligtaran na bundok mula sa kanilang pinasok. Doon, sinabi ni Professor Yang kay Ho Bayi na ang sabi sa mga alamat, isang bahagi sa lugar na ito ay ang tarangkahan ng isang sinaunang kaharian na kabilang sa isang lihim na pamahalaan. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang sabihin sa kanila ng ibang mga sundalo ang isang napakahalaga nilang nahanap, isang napakalaking marka ng paanang hayop sa niebe. Habang tinatapos ni Han at ng iba pang koponan ang pagkabit ng pinto papasok ng bundok, sinimula ni Professor Yang at ng kanyang mga tauhan na sundan ang bakas ng mga paa upang mahanap ang halimaw na nakaalis, na nasa malapit lang pala. Ang mga nilalang na una nilang nahanap ay ang mga maliliit na lumilipad mula sa kuweba, ngunit ngayon na tinitingnan nila ang mga ito ng mas malapitan, napansin nilang hindi sila mukhang paru-paro, sila ay mga kakaibang paniki. Walang nangyayari kapag dumadapo ang mga ito sa isang damit, ngunit nang mahuli ito ng sundalo gamit ang kanyang kamay, iyon ay nagpapatunay na ito ay isang pagkakamali, bigla siyang nagsimulang magliyab ng isang asul na apoy sa nakababahalang bilis hanggang sa wala nang natira kundi ang kanyang mga buto. Hindi nagtagal ay napapaligiran na sila ng mga paniki na ito, nagsimulang bumaril ang mga sundalo para takutin sila, ngunit nawalan pa rin sila ng ilang kasamahan dahil sa apoy. Natakot ang higanteng hayop sa lahat ng putok ng baril kaya umalis ito, ngunit dahil sa bigat ng bigla ang paggalaw nito, nagdulot ito ng pagguho. Ang grupo ay nagsimulang tumakbo pababa ng bundok habang nilalamon ng niebe ang karamihan sa mga sundalo, ngunit dumating ang isang punto kung saan hindi sila maaaring magpatuloy, may isang bangin sa harap nila. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang tumalon, ngunit bago gawin iyon, itinali ni Professor Yang sa isa't isa si Ho Bayi at ang kanyang anak na babae. Ang pares ay nahulog at ang kanilang tali ay nasabit sa isang piraso ng yelo, at pagkatapos ng pag-indayog sa magkabilang gilid ng ilang beses, ang pagkuskus ay naging dahilan kaya naputol ang tali at silang dalawa ay nahulog. Kahit ilang buwan na ang lumipas at habang natutulog sa isang tren, hindi pa rin maintindihan ni Ho Bayi kung paano siya nakaligtas sa pagkahulog na iyon dahil mas marami ang namatay sa pamamagitan ng pagkauntog ng kanilang mga ulo at ang iba ay nasaksak ng yelo. Nang nagising siya sa ilalim ng bangin, apat na lang na miyembro ng partido ang natitira, sina Ho Bayi, Professor Yang, Yang Ping, at Kang Sun. Matapos makuha ang karamihan sa nahulog na supply,
Ang ngayon na napakaliit ng grupo ay nagsinde ng apoy at nagpatuloy sa kanilang paghahanap. Nakarating sila sa isang malaking kuweba na may mataas na tore sa loob na napapalibutan ng mga guho ng gusali na tinawag ni Professor Yang na Sagradong Palasyo ng Kunlun. Ang tore ay sinasabing may siyam na antas kung saan ang mga demonyong nilalang ay ikinulong, at ito ang hinahanap ni Professor Yang sa buong oras na yon. Lumuhod siya bilang tanda ng paggalang pagkatapos ay nagsindi ng kandila na naghihintay sa isang uri ng altar, na lumilikha ng isang kakaiba at mataas na apoy na naging sanhi ng paglitaw ng isang grupo ng mga paniki na pinalilibutan ang tore ng pulang liwanag. Naniniwala si Professor Yang na kayang buksan ni Hubayi at ng kanyang anak na babae ang pinto ng tore kaya sila ay ipinadala niya, at nang sila ay magkahawak kamay na naglalakad, makikitang totoo ang teorya ng Professor. Bumukas ang pinto at nagsimulang kuminang habang lumilitaw ang isang liwanag sa tuktok ng tore, na tumatawag ng isang grupo ng mga espiritu na pumupuno sa lugar. Ngunit ang lahat ng ito ay biglang nawala nang patayin ni Kang San ang kandila, hindi nagugustuhan ang ideya ng pagbubukas ng mga pintuan ng Diablo. Nagsisimula nang gumuho ang kuweba kaya't ang grupo ay umalis na bago pa sila maabot ng mga bato o mga paniki na humahabol sa kanila. Isinakripisyo ni Kang San ang kanyang sarili at nanatili sa likuran upang magsilbing pain. Siya ay pinapatay ng mga paniki gamit ang asul na apoy at ang karamihan sa mga ito ay namatay nang pasabugin niya ang kanyang katawan. Mayroon pa ring isang grupo ng mga paniki ang nabubuhay at hinahabol nila ang tatlong natitira, na kahit papaano ay malayo na ang distansya sa pagitan nila. Nakahanap sila ng labasan ngunit hindi na sila makakapagpatuloy pa. Dahil dinadala sila nito sa isang mataas na gilid sa likod ng isang talon. Naabutan sila ng mga paniki at habang sinusubukan ni Hubayi na labanan ang mga ito gamit ang isang sulo, nagawa ng mga itong kagatin siya at nag-apoy ang kanyang balikat. Itinulak siya ni Yang Ping kaya nahulog siya sa tubig at namatay ang apoy, saka sila mabilis na sumunod ng kanyang ama. Nahanap ni Hubayi at Yang Ping ang isa't isa sa ilalim ng tubig ngunit mabilis na pinaghiwalay ng isa pang higanteng nilalang na parang dinosaur na kumuha kay Yang Ping gamit ang bibig nito at saka siya nilayo. Sa sobrang kalungkutan, lumangoy si Hubayi at bumalik sa kampo sa ilalim ng nagyayalong temperatura. Ang pazu sa kanyang balikat ay ginagamot habang sinasabi sa kanya ng opisyal na si Han na natagpuan nila ang lahat ng katawan ng partido maliban kay Yang Ping at sa professor, at si Hubayi lang ang tanging nakaligtas. Nagpa siya siyang lisanin ang buhay na iyon at bumalik sa kanyang bahay, ngunit sa pagsakay sa tren, patuloy niyang ini-imagine na kasama niya si Kang San at saka masasaktan pag nawawala na ang ilusyon. Si Hubayi ay lumabas sa isang istasyon ng tren malapit sa kanayunan at sinundo ng kanyang bagong amo na si Mr. Wang, na hindi alam na hinahanap siya ng opisyal na si Han at ng siyentipiko na si Chen Dong. Ang taon ay 1982 na ngayon, at si Hubayi ay nagsimulang magtrabaho sa silid aklata ni Mr. Wang, na napakapayapa ng pamumuhay. Nang magkasama silang mananghalian, dinala siya ni Mr. Wang sa isang lokal na restaurant kung saan nabigla si Hubayi na muling makita ang kaibigang si Wang Qingxiang, na nagtatrabaho doon bilang isang tagapaglibang. Hinala ni Hubayi na sinadya siyang dalhin ni Mr. Wang doon. Habang nagtatrabaho sa silid aklatan, nakahanap si Hubayi ng isang libro ng pananaliksik ni Professor Yang na may paglalarawan sa Tore ng Diablo, doon ay napagtanto niya na ang pagbubukas nito ang palaging layunin ng Professor, at noon pa man ay alam na rin ito na kaya itong gawin ni Hubayi at Yang Ping kaya naman sinubukan niyang panatilihin silang magkasama at ligtas. Samantala, sa kampo ng 749, natagpuan ng mga mananaliksik ang isang kabaong na naglalaman ng gumagalaw na babae na kamukha ni Yang Ping ngunit tinatawag ang kanyang sarili na Shirley. Siya ay tila may ilang mahiwagang kapangyarihan na hindi niya makontrol ngunit wala siyang alaala kay Yang Ping, kaya sa ngayon, pananatilihin nila siyang nakakulong at patuloy na titignan habang ginagamot. Pagbalik kay Hubayi, patuloy siyang nakakatanggap sa aklatan ng mga aklat ni Professor Yang na may mga tiyak na pahinang sinulatan para sa kanya. Sa suporta ni Wang Qingxiang, nahuhumaling siya sa mga alamat at gumugugol ng ilang buwan sa pag-aaral ng mga ito, na tinutulungan siyang maunawaan ang totoong kwento sa likod nito. Dati ay mayroong isang lahi na mukhang tao mula sa mundo ng demonyo, na ang mga ninuno ay nagmula sa planeta ng Saturn. Sila ang kahalili ng demonyo at ng tao, at ang tore ang kanilang pamana. Dapat ay may mga gwardya na nagpoprotekta sa tore, ngunit 10,000 taon na ang nakalilipas, ang lahi na ito ay nawala sa daigdig dahil sa wakas ang mga tao ay nakatakas mula sa pamamahala ng mga demonyo. Mayroong ilang mga tanong na hindi pa rin niya mahanap ang kasagutan,
Tulad ng kung bakit nila nabuksan niyang pingang tore, kung bakit gustong buksan ito ng professor sa simula pa lang, at kung sino ang patuloy na nagpapadala sa kanya ng lahat ng mga aklat na ito. Pagkalipas ng 3 taon, taong 1985, nabigla ang opisyal na si Han nang malaman na natagpuan ng kanyang koponan si Professor Yang sa kabundukan, na nagtatago sa loob ng isang kuweba. Samantala, sa kanlurang China, ang Oil City ay nasa ilalim ng pag-atake ng mga mahiwagang higanteng halimaw. Sinisira nila ang lahat sa kanilang dinadaanan, walang iniiwan kundi mga guho. Sinabi ni Professor Yang kay Han na marahil ay ito ang kinahinatnan ng pagbukas ng tore, kaya pumunta siya sa lugar upang mag-imbestiga. Ang insidenteng ito ay tila gumising sa peklat na nasa balikat ni Ho Bayi, na nagsimulang bumagabag sa kanya ng madalas, at ang kanyang pagbisita sa doktor ay nagdulot ng paglitaw niya sa sistema, na nagbibigay kay Han ng kanyang lokasyon. Isang hapon, lumala ang pananakit ng balikat niya at biglang umapoy ang likod niya. Doon ay nagsimula siyang magpakita ng sarili niyang kapangyarihan, dahilan para lumutang ang bawat kasangkapan sa silid aklatan. Nagpakita si Mr. Wang na sinasabing ito ay normal na mangyayari, at ipinaliwanag na dahil ito sa pag-atake ng mga paniki, ang dugo ni Ho Bayi ay nahawahan ng puwersa ng demonyo na ngayon ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan ngunit maaaring magdala sa kanya sa impyerno. Hindi naiintindihan ni Ho kung paano nalaman ni Mr. Wang ang lahat ng ito, kaya ginamit niya ang sarili niyang kapangyarihan para gawing lumang libingan ang silid aklatan at ihayag na siya ang tagapagtanggol ni Prinsipe Yi ng bansang Solin. May mga espiritong tagapagtanggol din dito na parang bumalik sa tore kasama si Kang San. Ipinaliwanag ni Mr. Wang na gusto ni Prinsipe Yi na palitan si Ho Bayi at siya ang manguna sa sangkatauhan laban sa makabagong teknolohiya ng mga demonyong sumasakop sa mundo. Ginamit ni Prinsipe Yi ang kanyang sariling katawan upang selyuhan ang tore, at karamihan sa mga demonyo ay umalis sa planeta, bagaman ang ilan sa kanila ay nagtago at naganyong tao, maging hanggang sa pagpapakasal sa mga tao mismo. Gusto nila si Ho Bayi dahil siya ang nag-iisang apo at siya lang ang makakapagbukas ng tore na makapagpapalaya muli sa mga demonyo. Sa kampo ng 749, galit na galit ang opisyal na si Han nang malaman na nawala sa kanyang koponan si Professor Yang, ngunit may ilang bigla ang balita na nagpabago sa kanyang kalooban, nagising si Shirley at sinabing bumalik na ang kanyang mga alaala, kaya gusto niyang hanapin ang kanyang ama kasama si Ho Bayi. Naglakbay si Han sa silid aklatan upang kunin siya, ngunit tumanggi si Ho na bumalik sa misyon matapos makita ang napakaraming buhay na nawala sa huling misyon. Subalit mabilis na nagbago ang kanyang isip nang malaman niya ang tungkol kay Shirley na kamukhang kamukha ni Yang Ping. Sa tingin ni Mr. Wang, masamang ideya na pumunta siya dahil gusto rin siyang hulihin ang mga demonyo upang muling mabuksan ang tore. Ngunit nais ni Ho Bayi na maunawaan kung paano nabuhay muli si Yang Ping, at ngayon ay sinasalakay na ng mga halimaw na espiritu ang puntod ng prinsipe, kaya kailangan ng malaman kung ano ang pinagmulan nito. Umalis si Ho Bayi sa silid aklatan kasama ang kanyang kaibigan na si Wang Qingxiang, na gustong tumulong. Naglalakbay sila sa hilagang China kung saan nakilala nila ang pangkat na hahanapin ang propesor na si Chen Dong, isang babaeng tinatawag na Cao Weiwei, isang grupo ng mga sundalo, at si Shirley. Hindi mapigilan ni Ho Bayi ang pag-iyak nang makita niya itong muli. Ngunit habang naaalala niya ang pangalan nito, mahinahon itong kumilos sa kanya at iginiit na tawagin siyang Shirley sa halip na Yang Ting. Ang pangkat ay naglalakbay sa desyerto gamit ang mga kamelyo. Pagkatapos ng ilang araw ng kapayapaan, bigla silang napadpad sa isang sandstorm, kaya mabilis silang sumakay upang iwanan ito. May isang maliit na detalye na hindi nila napansin, ang tanging dahilan kung bakit hindi na sila nasundan ng sandstorm ay nang makatawid sila sa isang malakas na pansangga na pumipigil sa bagyo habang papasok sila sa mga guho ng Oil City. Sa sandaling nakarating sila sa isang ligtas na lugar, napagtanto nilang nabawasan sila ng ilang kasamahan sa kanilang pagtakas, kabilang si Wang Qingxiang. Ang pangalawang grupo ay nasa gitna pa rin ng desyerto na hindi kasama ang kanilang kamelyo. Kaya't sinusubukan nilang marating ang lokasyon ng balon na nakita nila sa di kalayuan nang bigla silang inatake ng isa sa mga demonyong halimaw. Nagkahiwalay sila habang tumatakbo, at pinatay ng demonyo ang isa sa mga sundalo habang ang iba sa grupo ay nakarating sa lokasyon ng balon, para lamang makahanap ng pangalawang demonyo doon. Pinapatay ng demonyo ang lahat ng kalalakihan maliban kay Wang Qingxiang at sa kanyang kaibigan na nakahanap ng bisikleta. Sila ay pumasok sa Oil City upang muling makasama ang iba pang grupo na nagsaliksik sa paligid ngunit walang nakita kundi mga guho at mga katawan. Nang marinig ang tungkol sa mga demonyo,
Gusto nang umalis ni Ho Bayi upang maiwasan ang isa pang pagkamatay tulad ng nangyari noong nakaraang panahon sa kabundukan. Ngunit gusto ni na Chendong at Shirley na manatili at tapusin ang kanilang misyon. Wala nang natitirang oras para pag-usapan pa ito dahil nahanap na sila ng mga demonyo at dapat nang maghanda ang koponan para makipaglaban. Gumamit sila ng armas at binaril ang unang halimaw, sa pag-aakalang nagawa nilang patayin ito, hinabol na nila ang pangalawa. Ngunit nang lumingon sila, wala na ang una. Habang nakikipaglaban ang koponan sa mga halimaw, tumakas si Shirley upang pumasok sa isang abandonadong paaralan, at sinundan siya ni Ho Bayi doon. Nakakita siya ng isang bungkus ng mga katawan na nakasabit sa kisame at isang butas sa lupa na kanyang pinasok at natuklasan ang lagusan sa ilalim ng lupa na magdadala sa kanya sa puntod ng prinsipe. May demonyo din doon na tumulak at nanakit sa kanya, ngunit bago pa ito makagawa ng mas malala, nagpakita si Shirley na nagpaamo at nagpaalis dito. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang palutangin ang walang malay na katawan ni Ho Bayi papunta sa kabaong sa kanya ito isinara bago umalis. Pagbalik sa bayan, mas maraming demonyo ang dumating, kaya ang koponan ay nagtatago sa pinakamataas na palapag ng mga gusali upang barilin ang mga ito gamit ang rocket launcher at pilak na bala. Nagawa nilang matamaan ang iba, ngunit karamihan sa mga demonyo ay nakakaiwas sa kanila at saka umaakyat sa mga gusali upang sundan sila. Naiwasan ni Wei Wei na matagpuan sa pamamagitan ng pagpapanggap na isang estatwa, pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa bus para magtago kasama si Wang Qingxiang habang sinusubukan nilang makaligtas sa patuloy na pagbangga sa sasakyan ng demonyong humahabol sa kanya. Nagising si Ho Bayi sa loob ng kabaong at desperado nang makalabas, ngunit napansin niya na may mahiwagang nangyayari, ang kanyang mga sugat ay nagsasara at naghihilom sa hindi kapanipaniwala na bilis. Lumitaw ang espiritu ni Mr. Wang sa kanyang harapan, sinasabi nito sa kanya na ang kabaong ay tutulong sa prinsipe na mabuhay muli, pagkatapos ay nakita ni Ho Bayi ang kanyang sarili na nahuhulog sa kadiliman at napunta sa harap ng tore. Doon sa wakas ay malalaman niya kung ano ang nangyari kay Yang Ping, dinala siya ng halimaw na nakahuli sa kanya sa kuweba at nilagay siya sa apoy, doon ay sinunog ang kanyang katawan at naging angkop para sa demonyong reyna upang pumalit sa kanya. Ngayon ay kontrolado na ni Shirley ang mga demonyo at pinapakawalan sila sa bayan. Nang mawala ang halimaw, lumapit si Ho Bayi sa tore upang kausapin ang espiritu ng reyna, nalaman niya na si Yang Ping ang iba pang tao na maaaring magbukas ng pinto dahil tagapagmana ito ng reyna. Tumanggi siyang ibigay ang kanyang katawan, at sinabi na ang pagpatay sa kanya ay papatay din kay Yang Ping. Nanumpa si Ho Bayi na siya ay makakahanap ng paraan, at dahil ito ay natuwa sa kanya, pinabalik siya ng reyna sa bayan. Nang matagpuan ang demonyong umaatake sa bus, mabilis itong binaril ni Ho Bayi para palayain ang kanyang mga kaibigan, ngunit wala siyang magawa kay Chendong na nakabitin sa gilid ng bubong. Patuloy siyang hinahabol ng mga demonyo, ngunit kailangan ni Shirley na mabuksan ang pinto ng tore kaya tumalon siya sa kanyang depensa at hinagisan ng kotse ang mga halimaw upang itaboy sila. Ang mga umaatake sa kanilang mga kaibigan ay nasa paligid pa rin at handang manakit. Inilalagay pa ni Chendong ang kanyang baril sa kanyang ulo upang piliin ang sariling kamatayan sa halip na ibigay ang kanyang buhay sa isang demonyo. Ngunit sa sandaling iyon, nakatingin si Ho Bayi sa mga mata ni Shirley at napagtantong hindi na niya maibabalik pa si Yang Ping, kaya binaril niya ito ng 3 beses, na naging sanhi ng paglaho ng lahat ng mga demonyo at ang tore ay gumuho. Inamin niya na si Ho Bayi lang ang may kapangyarihang pumatay sa kanya, hinalikan siya ni Shirley bago nawala ng malay at nagbalik sa anyo bilang Yang Ping. Umiiyak si Ho Bayi sa kanyang pagkamatay, ngunit biglang nagsalita si Yang Ping at ipinahayag kung gaano siya kasaya na makita siyang muli. Kaya binuhat ni Ho Bayi ang kanyang katawan at dinala ito sa kabaong ng prinsipe, umaasang mapapagaling siya. Humiga siya kasama nito sa loob, at habang hinahawakan niya ang kanyang noo, nakita niya ang mga alaala nito. Si Yang Ping ay may mga kapangyarihan na mula pa noong bata siya, kabilang ang kakayahan na muling buhayin ang mga nilalang, ngunit pinagbabawal ng kanyang ina na gamitin ang mga ito. Hanggang sa nakita niya ang kanyang sarili na nasusunog sa asul na apoy, doon ay naunawaan niya na ang kanyang ina ay isang tagapagmana ng mga demonyo na nagkatawang tao at nagpakasal sa mga normal na tao. Ito ang dahilan kung bakit si Professor Yang ay nagsaliksik tungkol sa tore sa buong buhay niya. Umaasa siya na balang araw ay maliligtas niya ang kanyang anak mula sa tadhanang naghihintay dito. Pagbalik sa kuweba, ang tanging dahilan kung bakit sila nakaligtas sa pagkahulog ay ginamit ni Yang Ping ang kanyang kapangyarihan para buhayin silang lahat. Bago matapos ang koneksyon,
Sinabi ni Yang Ping kay Ho Bayi na mahal niya ito at hiniling na huwag sumuko sa paghahanap sa kanyang ama. Iginagalang ni Ho Bayi ang kagustuhan niyang ito at umalis sa desyerto kasama ang kanyang koponan na nakasakay sa mga kamelyo at handang magpatuloy sa paghahanap habang pinagmamasdan sila ng isang higanteng halimaw mula sa malayo. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay magsubscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!